Siya ang nagsulong ng panukala pero si House Speaker Alan Peter Cayetano ngayon ang nagpatigil ng pagtalakay sa House Bill 6732 para sa pagbibigay ng limang buwang provisional franchise sa ABS-CBN. Alamin kung ano ang nangyari sa ulat ni Victoria Tila. Matapos konsultahin sa isang caucus ang mga miyembro ng majority, napagdesisyonan ni House Speaker Alan Peter Cayetano na huwag nang ituloy ang House Bill 6732 para sana sa limang buwang provisional franchise ng ABS-CBN. Sa halip, itutuloy na ang pagdinig sa mas mahabang 25-year franchise ng network. Sabi ni Cayetano, masyado na raw kasing mainit ang diskusyon kaya mainam na magkaroon ng masusi at malalim na pagtalakay sa issue. Pag binigyan mo ng provisional franchise, sabi po nung iba na nasa side ng ABS-CBN, kita nyo, hino-hostage ng Congress. Gustong diktahan yung news. Sasabihin naman po nung kabilang side, kita nyo, kakampi na bayaran. Kaya bibigyan nila ng temporary franchise. Both sides of the extreme have now gone beyond passional debate and fair advocacy and are engaged in name-calling, slander, and humiliating each other, all for the sake of this one partisan political issue. If we are going to survive and build back better, we have to stop acting like young children and we have to mature quickly. Ang iniatras na panukala para sa provisional franchise, aprobado na ng Kamara bilang Committee of the Whole. Paraan sana para muling makapag-operate ang ABS-CBN habang dinidinig ang mas mahabang 25-year franchise bill. Pero dahil iniatras, back to square one ang pagdinig. And let us give Chairman Chicoy Alvarez and our Committee on Legislative Franchise complete autonomy. Wala pong mag-iimpluwensya sa kanila. Let us give them the task to carry out a fair, comprehensive, thorough hearing. Let it be continuous para walang magsabing pinapatigil. After everyone is heard, then we can decide. Sabi pa ni Cayetano, kahit dinidinig ang ABS-CBN franchise renewal, kailangan patuloy pa rin ang pagtalakay ng Kamara sa malalaking issue sa bansa, gaya ng pagtugon sa COVID-19. Muli naman niyang binatikos ang National Telecommunications Commission at si Solicitor General Jose Calida. Ito ay dahil sa hindi pagtupad ng NTC sa sinabi nito noon na mananatiling bukas ang ABS-CBN dahil magbibigay ito ng provisional authority to operate. Scolding the Solicitor General doesn't mean his legal assertions and accusations are right. It also doesn't mean they are wrong. It simply means we should have presented or at least found a way to inform Congress so that we could have calibrated and decided intelligently our actions. So when we say mali ang NTC na nagsinungaling sa atin, di naman natin hinuhusgahan yung kanilang legal opinion. Ang sinasabi po natin, huwag kayong magsisinungaling sa Kongreso. Kasi ang actions namin sa Kongreso ay based sa testimony na ibinibigay nyo dito sa amin. Sinusubukan pa naming hinga ng reaksyon ang NTC. Pero nauna na itong humingi ng paumanhin sa Kamara dahil hindi nito agad nasabihan ang mga kongresista tungkol sa desisyon nilang patigilin ang operasyon ng network. Giit nito, hindi naayon sa batas ang pag-issue ng provisional authority sa ABS-CBN at hindi nito maaring payagan ang patuloy na operasyon ng network dahil wala na itong prangkisa. Sa isang pahayag, sinabi ni Calida na hindi raw totoo ang sinabi ni House Speaker Alan Peter Cayetano na pinagbantaan ni Calida ang NTC para di maglabas ng provisional authority sa ABS-CBN. May sulat kasi si Calida sa NTC kung saan sinabi niyang posibleng makasuhan ng graft ang NTC kapag nagbigay ito ng provisional authority sa ABS-CBN dahil Kongreso lamang ang maaring magbigay ng prangkisa. Sabi ni Calida, hindi niya maaring sabihan ng Kongreso tungkol sa kanyang liham dahil bilang abogado ng NTC, bahagi ang liham ng kanilang lawyer-client communication. At ang lawyer-client communication daw ay confidential, bagay na sinumpaan ng Solicitor General na kanyang ipapatupad. Dagdag ni Calida, ang pagpapaalala sa isang kliyente ay hindi maituturing na pagbabanta. Hindi rin daw niya binanggit ni minsan ang pangalan ni Speaker Cayetano at kahit sinong kongresista. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.